What's up mga ka-YouTube, mga ka-internet, mga kapajak at mga katambikers? This is the fourth episode of our Tambikers Session Series. So, sa mga bago pa lang sa channel na ito, ako pong muli si Kuya John the Biker. And you are watching Kuya JB's Tambikers Session Series. This series is all about random interviews and bike checks sa mga ka-bikers natin na kasama nating tumatambayl while relaxing after a ride or while we are resting in the middle of a ride. This episode was filmed in November 20, Friday yun, at kempo na wala tayong event during that time. So me and Kuya Ferds, aka Pedaling Pinoy, joined our fellow Team Pogi in a city ride. We went to visit Katara and Lusail City. So pagdating natin sa Lusail, tumambay muna tayo sa may boardwalk ng Lusail Marina. At habang nakatambay, sinamantalan natin ang pagkakataon para kulitin si Kuya Ernesto at maibike check ang kanyang customized built 29er mountain bike, Salsa El Mariachi. Few days ago, we did a quick rebuild video of this bike. If you want to see the video, please check it out. Click nyo na lang yung nag-appear na preview video na yan on your upper right hand corner. I had also put the link in the description down below. Siya nga pala, medyo may struggle po tayo sa image stabilization at nakalimutan kong i-on ang image stabilizer ng aking Fujifilm X-T30 camera. Kaya sa first part of the video, you might see some unnecessary black areas on the top sides and corners of these videos. We are also struggling sa focus on some part of this video dahil nangangapa pa ako that time sa pagmamanual focus dahil ang ginamit natin while filming this episode is a manual lens na pinagamit sa atin ni Kuya Manuel Abella. It's a bit annoying at first pero sana po ay ma-enjoy nyo pa rin ang video na ito. Nga pala, bago natin simulan ito, nakasubscribe ka na po ba? I-click mo na yung subscription button na yan. I hope that you will like this video. And if you do like this video, i-click mo na rin yung thumbs up button na yan. Gusto mo rin bang ma-feature sa series na to? Or you have a shoutout request? Comment ka lang tol. So yun nga no, medyo humaba na naman ang intro natin. So wala na muna tayong intro clip guys. Again, this is Kuya John the Biker and you are watching Kuya JB's Tambiker Session. Enjoy! So, good morning mga ka-YouTube at mga ka-internet. So, nandito po tayo ngayon sa Lusail Marina for the, ano bang activity natin ngayon? Team Pogi City, City Ride. So, you started from where? Nag-start kayo sa Red Lobster. Red Lobster. So, Dairy Queen, Red Lobster, then nagpapunta dito sa ano, Lusail. So, nandito na tayo ngayon sa Lusail Marina at habang nakatambay, na-champuan natin yung ano, si Mr. Ernesto Dionisio ng Team Pogi at ang kanyang very unique bike dito sa Doha, Qatar. It's the Salsa El Mariachi. Yan, ang ganda oh. Still is real, no? Yeah. Chromoly. Chromoly. So, okay. Simulan natin yung ano, yung ating interview session. So, kumusta ko, Ernesto? Okay lang. Pwede mo bang introduce yung sarili mo? Ako si Ernesto Dionisio, member ng isang Team Pogi dito, established on 2014. Itong bike ko na to, pang-apat na rig ko na to, from Moso to Specialized, Merida, and then ito yung pang-apat yung Salsa. So, El Mariachi. Kailan ka nag-start pag-bike, sir? 2014 dito sa Doha. 2014, no? So, sinong naghikayat sa'yo? Si, first thing na na-meet ko sa biking is si Bro Glenn, saka si Kosang Glenn. Ariel, oo. Tsaka sino si Ariel? Sila Ariel sa Team Pogi. Tapos yun, na sumama na ako sa kanilang nag-start mag-riding hanggang sa na gusto ko na mag-bike, maging hobby. Marami akong naging kaibigan. So may ano ba? Kilometers. Ilang kilometro na? Hindi mo na matrack? Hindi ko na matrack, pero marami na ako na pasuon na salihan na races dito. Powered by UFMBQ. Yeah. Tapos, shout out to UFMBQ. Tapos yun, mga as ako na representative na rin ng Team Pogi dito sa mga races. Nag-enjoy naman lahat. Okay. Minsan naka-podium, minsan hindi. Okay. So can you tell me about your bike? Ito yung bike ko is, I bought this one, yung frame muna, binili ko sa online, na sa pink bike ko siya nabili. Okay. Which is, hindi siya, halos brand new siya kasi hindi, bagong project siya ng may-ari. Tapos hindi niya tinuloy. Mm-hmm. So, akong bumili ng frame, pinaship ko na lang dito sa Qatar. Tapos unti-unti ko siyang puno, yung wheelset na bili ko sa Pilipinas, yung ibang mga parts binili ko rin online sa bike discount hanggang sa nabuo ko na siya. Oh, I remember this one is no single speed yan dati, no? Ito yung kasi fan din ako ng single speed eh. Dati nag-single speed din ako sa Pinas. Ito yung unang setup ko talaga dito is single speed kasi hindi na nga ako masyadong magre-races. So, bali talagang pang-kwangko lang siya, pang-pasyal-pasyal ko lang siya sa mga bike lane. So,
Sinetup ko siya as a single speed dati na 34 by 13. Yung setup nung gearing. Tapos medyo nahirapan ako sa single speed at medyo matataas lalakas ang hangin dito sa Doha. So binalik ko muna siya sa tsaka maiwan sa ano, maiwan din sa mga rides. Oo. Kasi puro ang mga kasabayan namin puro naka-gear din. Puro mga mamaw. Oo. Binalik ko muna siya sa gear pag at the meantime. Pero pwede ko pa rin siya ibalik sa single speed at any time. Okay. So magkano inabot ng bike mo na yan? Secret ba yan? Sige, so ano yan? Mahiwagang topic. Yung invoice na katago. Forbidden topic yan. Baka mapalo tayo ng mga misis natin. No? Mag-BIR tayo. Mag-BIR tayo. Pero ano yan? Estimated range? Nasa kung siguro. Halos nagastos ko rito mga nasa 6. 6,000, no? 5 yeah. To 6. So ganyan talaga yung range kapag i-custom build mo yung bike. Custom build mo siya. So balik tayo sa bike ni Kuya Ernesto. Yung bike niya is segunda mano pero ang kinis pa, no? Yung, maganda tong frame na to. Halos talagang napakakinis. Tapos well-protected yung nakuha. Oh, tsaka ang kinis tignan dahil ano siya, chromoly steel. So yung slim, napaka-slim ng profile niya. So sa'yo maganda dito, kapag makita mo yung mga joints niya, halos hindi mo makita yung welding. O sige. Balik tayo sa bike mo. So ano yung mga parts na kasama mo diyan sa bike na yan? So yung frame mo is Salsa El Mariachi. Oo, 2015 na El Mariachi, chrome only. So ang ano ba yung technology behind doon sa kanyang dropout, 'di ba? Ano yan? Adjustable so you can use it as a single speed saka geared. Ito, meron siyang dropout na two-side, dalawa siyang klaseng dropout. Mm-hmm. Either pwede siyang pang single speed or pang gearing. Okay. So kung gearing siya, ito lang papalitan mong dropout na to. Pag naka-single speed naman siya, papalitan mo rin yung dedicated na pang single speed na dropout na to. So available din yan? Din siya. Kasama siya nung sa frame nung nabili namin. Tapos ang maganda dito sa Salsa na to, sir, sa frame na to, kung isi-single speed mo siya is hindi mo na kailangan ng tensioner. Hindi mo kailangan ng tensioner, tsaka hindi mo din kailangan ng magic chain na tinatawag. Chain kasi ito ma-adjust mo yung slide, may slider siya. Sliding mechanism. So ma-adjust mo siya rito. Pa-adjust mo siya, which is makukuha mo yung exact tension ng chain mo. Yung chain. So para sa combination na gusto mo, walang magiging problema, may stopper ka dito para maging stable yung tension ng chain. So wala siyang walang talon yung chain niya. Sure na hindi mo na kailangan ng tensioner na katulad ng mga customized sa single speed. Yeah. Ito talaga is talagang dedicated na pwede mong as single speed talaga. So ano yung ano mo sir, gearing mo sa bike na to? Ito na 10 speed. Naka 10 speed ka na Shimano Z. Shimano Z tapos tapos yung crankset niya is Shimano SLX. Ito M7000 na to. M7000 so yan yung pinaka latest ngayon ng Shimano SLX. Hanggang sa brake set, puro SLX. Ano yung gamit mong cogs? Shimano din yan? Say din to. Shimano Z na anong size niya? 11? Hindi, 11 to 11 to 38 yata. 11 to 38 teeth. Pang malakasan din yan. 34 yung chain ring ko sa harap. 34 chain ring. So pang ano to? Pang grill. Ibig sabihin ni pang kalye, pang harabas. So ang iyong tinidor is ito RockShox na Recon. RockShox Recon. Air na siya. Tapos okay. Yung wheel set is nabili ko sa Pilipinas na DT Swiss naman siya. X 3. Anong wheel size nito? For ano to? 29. 29 na ba to? Parang alit tignan na. So isa 29er, naka-tubeless ka na rin ba? Hindi pa, pero siguro in time, i-convert siya as tubeless din. Okay, so ang wheel set po niya is DT Swiss X 4, 490? 490. X490. Tapos ang iyong hub is... Hub is Hope. Hope Evo, Proto Hope Evo. Proto Evo. Hope Proto Evo. Harap at likod na non-boost. Non-boost. Yan yung mga original na hook. Tapos ang iyong tire is Schwalbe Racketron. Schwalbe Racketron na Evo. Addicts siya, Addicts. Ito na yung medyo latest na Schwalbe. Punta tayo sa cockpit mo. So, sa yung cockpit, ikaw ay naka-rental fat bar. Rental fat bar with the... Anong gamit mo nga, sir? Ito yung Prom na Pro. Pro Palm na cockpit. Pro. Yeah, na cockpit. And then you have Easton Haven. Yeah, 60mm yan na Easton Haven na stem. Easton Haven na stem, okay. And then naka-rental fat bar na
Anong sukat niyan, sir? 760 to. Na, 760, medyo wide siya, no? Oh, wide. Tapos naka-ride siya na ako, naka-ride siya ng 6 degrees para medyo angat ng konti. So, ang gamit niyang brake is Shimano SLX M7000 din yan, no? Tapos naka-single chainring with 10-speed. 10-speed, o. Oh. Ang shifter mo is what? Is, yun din, Zayden. Shimano Z. Zayden. So magkakamat siya yung kanyang yung cogs hanggang sa RD. RD cogs tsaka ang kanyang shifter is Z. Z. Tapos yung ano mo yung chain? Chain is kung lang to? 11 speed na Shimano. Akala ko 10 speed yung ano mo, yung gearing mo. Oo, 10 speed pala. 10 speed na Shimano XGX. Ang kanyang seat post is Labici. Labici na 27.2. 27.2 and you have a Pro logo Nago Evo Tri 14 na Saddle. Medyo mahaba siya, no? Mahaba to. Mahaba. Pero fit naman siya. Masarap naman siyang upuan. Mga accessories niya, naka-slide cage. Ang kanyang battle cage is ano, yung, ang tawag yan? Yung free nung Ride of the Champions by Tax 2019. So, suki din natin si Kuya Ernesto sa Ride of the Champion event natin. Tapos ito, customized din na saddle bag para sa Prologo. Prologo, ano? Naka-customize na siya, no? So, ibig sabihin, by topic. Naka-topic na pang Prologo. Prologo talaga siya. So, yun mga kapatid, mga kapadyak, mga ka-YouTube, mga ka-internet. So, ito yung Salsa El Mariachi Custom Built 29er ni Kuya Ernesto ng Team Pogi. Ano ba bang hindi pa natin napakikita dito? Brake set pala. Ang brake set niya is Shimano SLX. Naka-ice tech siya. Ito ay... hindi siya ice tech, no? Hindi. Hindi. Normal na, ano siya, normal na hydraulic disc brake. Naka Shimano SLX na hydraulic disc brake lever. Anong special dyan, sir? Ito naman, sa axle ito? Naman, sa axle, meron din tong dalawang features. Pwede siyang either true axle na 142, which is nakalagay dito. Boost? Hindi, non-boost siya na 142. Pwede rin siyang quick release. Pwede rin siyang quick release. Papalitan mo lang yung drop out dito. Yung drop out mismo. Okay. Ang iyong pedal? Pedal Rock Brass na Rock Brothers na ano, China made. China. Hindi ka nag-clits? Hindi. Ayaw clits. Takot din mag-sempre. Bawal na mag-clits Pamilyado na, no? Hindi na ganun ka-extreme. So, yun, mga kapadyak, mga ka-YouTube. Ulitin ko ulit. Ito yung Salsa El Mariachi custom built frame ni Kuya Ernesto. So, built from scratch siya. Ang ganda. Wala akong masabi. So, thank you, Kuya Ernesto, sa pagpapa-unlock. Ride safe na lang tayo. Ride safe and always wear a mask, okay? Mask ka pag wala kang ano. Stay COVID-free. Yun, oh. Okay. Ciao. Ciao. Bye-bye. Thank you. Thank you. Oh, nakalimutan natin mag-shoutout. Oh, shoutout sa aming team na Team Pogi. Sa lang. City Ride today. Ride safe. Ride safe. Thank you, thank you. Thank you sa feature sa Kosang Jan. Kosang Jan. Anong pangalan ng channel ko? Jan Baralos TV. Kuya Jan. Jan. Sa Quiapo. Papuntang ano, saan yung puntang siya? May naligaw? Papuntang siya sa Quiapo. Ay siya, puro nagtahin. Inaraw. Puputok na po yung ano ko. Nananawagan po ako. Kuya Will! Dito na lang daw sa tita eh. Kuya Jan the Biker. Plug mo naman yung channel ko. Subscribe kayo sa YouTube ni Kuya Jan the Biker. Saka kay Kuya Ferds. Pedaling Pinoy. Pedaling Pinoy. Nung YouTube channel nila. Okay. Please support them. Okay. And share. Thank you. Thank you. God bless po. God bless. Ciao. Ciao.